3, go. Konnichiwa guys. So I will share you yung mga tips na natutunan ko sa pag-aalaga ng saging dito sa Japan, kung paano sila mapapabunga at makaka-survive through winter. So nagagamit ko po guys yung dahon ng saging, wala pong tapon dito, and then yung katawan po niya, itong mga ganito, nagiging fertilizer po yan ng saging. Anak niya na po ito, no? So ito po, nabili ko po siya sa one-stop shop noon sa halagang 3,500 inyen. And now ngayon, may dalawa na silang anak. At meron na rin po siyang puso ng saging na nagagamit ko sa pagluluto, plus yung bunga. So ngayon, i-share ko po sa inyo na kahit busy tayo dito sa Japan, marami tayong ginagawa, nanay, driver, kusinera, labandera, planchadera, lahat na ng ating trabaho, no? Yung mga waste sa kitchen, itapon nyo lang po dyan. Hindi nyo po siya kailangan alagaan, eh. Actually, tignan nyo, hindi ko nga po siya nadadamuhan, no? Ngayon ko pa lang po yan bubunutin, ano? Hindi ko po talaga siya naaalagaan po. So, yun po yung makagandahan sa saging. Hindi po siya alagain. So, ang point po dito sa saging na binili ko sa one-stop shop sa halagang 3,500 inyen, pag winter po, tinatakpan ko po siya ng gumi fukuro, yung supot po ng basurahan, na see-through. Kasi yung araw po, yung sunlight, kahit winter, no, yung ilang oras ng winter, yun po yung nagbibigay sa kanila ng vitamin D. Okay po? So ngayon, dito sa Japan, katatapos lang po ng taglamig. Kaya, ganyan po yung sitwasyon. Hindi po siya alagain. We invest 3,500 yen and we are profiting. Kumbaga, profit ko na sila, eh. Pag lumaki sila, yung dahon ng saging, magagamit ko sa budol fight, mabebenta ko rin sa iba kong kababayan. At the same time, plus may puso pa ako ng saging na pwedeng lutuin, igisa, gataan. And then hopefully, pag nahinog po at lumaki yung bunga. And then ipapakita ko po sa inyo, ito po yung baby.